Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo ritong Mitsubishi Adventure gasoline. Ito guys, aero umistart o ayaw umandar ng makina. Automatic to guys, automatic transmission. And guys, tetestingin natin. And ito guys, automatic transmission. Ito guys, dapat aandar siya dito sa park at saka sa neutral. And guys, testing natin. Yan, unang susi. Yan, umilaw yung pinaka dashboard, yung indicator. Yan, start natin. Yan guys, ayaw umandar. Ilagay natin sa neutral. Yan guys, neutral. Dapat yan guys, i-start yan sa neutral. Yan guys, wala pa rin. Ayaw pa rin sa neutral. Yan, balik natin sa park. Dapat yan guys, sa drive lang siya hindi aandar. Kasi ang automatic kasi, sa park at saka sa neutral, i-start siya. Sa drive, hindi. Safety yan. Kasi may inhibitor switch yan sa transmission. Yan ang pinakatrabaho ng inhibitor switch o neutral safety switch. Yan ang trabaho nyon. So yan guys, sige, Rick, buksan mo. Yan. Ito guys, ayaw talaga. Yan. Ibig sabihin guys, ang sira na ito, inhibitor switch. Yan guys, papakita ko sa inyo guys kung paano mag-repair ng inhibitor switch. Kakalasing ko yan sa ilalim, sa transmission. Medyo mahirap lang kalasing yun guys. Mitsubishi Adventure gasoline automatic transmission. Yan, patayin ko susi guys. Rekwa ka na anong higaan. Yan guys, ilaliman natin. Yan guys, bago tayo magtanggal guys, tanggalin muna natin yung negative para sigurado. Yan guys. Mamaya nga rin, testing muna natin yung starter tala para sigurado tayo. Tawagan mo lang. Yan, tawagan mo pa. Diyan ka sa amin. Direct ako yung starter. Direct. Yan guys, direct na muna natin yung ano, yung starter. Lagyan natin ito sa positive. Yan, pupunta ko sa ilalim guys. Steve. Kailangan guys, re-retondo yan. Pag rumitondo yung starter, ibig sabihin buo yung starter. Kaya sa inhibitor switch tayo pupunta. Dapat cellphone. So guys, para sigurado lang tayo guys, baka mamaya starter ang problema. Bunutin natin doon sakit ng starter, yung pinaka sa solenoid. Right, din mo ako naka-park para sigurado lang. Yan guys, i-rerekta natin. Yan, dikit na muna natin sa negative kung i-spark. Yan, meron guys. Pag rumitondo to guys, umikot ang starter, inhibitor switch talaga ang sira na ito. Yan. Okay na. Rek, punin mo yung cellphone. Thank you.
guys, pwede na natin tanggalin yung battery. Negative. Yan, ito yung inhibitor switch, guys. Yan. Ito guys, tatanggalin ko tong inhibitor switch. Yan. Yan, ito yung tornilyo, yung cover niya to eh. Tapos, ito kasi sa ibabaw, mahirap tanggalin yan. Nakapag-prepare na kasi ako dati yan. Mahirap tanggalin yan, kaya ito, pinipihit ko lang yan. Yan guys, ganito na magtanggal ang inhibitor switch. Kaya angat mo lang kayo yan. Yan. Tapos, itong juice ulit. Yan, isa lang yan guys. Yan guys, tapos ito guys, 22. Yan, open. Daan-daan lang guys kasi aluminum yan yung pinaka-trick. Yan guys, tanggalin natin yung washer. Yan. Nahatake lang ng ganyan yun guys. Daan-daan lang guys. Yan natin yung tanggal. Yan guys, bubunutin na natin. Ganito lang magpunot yan guys. Yan. Yan guys, bunot na. Ito guys yung inhibitor switch. Ayan. Ito guys, maayos pa naman yung pinakasakit niya na ilaw. Yung ilaw. And guys, maayos pa naman pinakasakit. Walang sunog. Kaya inhibitor switch lang talaga guys ang sira. And guys, papakita ko sa inyo kung paano mag-repair niya. So ito guys, tatanggal na natin yung inhibitor switch. And guys, yan, bago natin buksan guys, linisan muna natin para hindi papasok ang dumi sa loob. Ito guys, kerosene. So yun guys, nalinis na natin ang kerosene. Yan. Kailangan kasi linisin muna para pag tinanggal natin itong mga screws, hindi papasok ang dumi sa loob. Yan guys, para maayos din natin yung marerepair. Yan guys, bubuksan natin itong bali lima yan, yung mga screw. Guys, ngayon iangat natin. Yan. So guys, sobrang dumi. Ang liha. Medyo makapal. And guys, lilihain natin. And guys, kailangan lumabas yung pinakatanso niya. So kasi guys, ang contact na ito, 0-0 ang contact niyan. Kaya pag lumihis siya ng konti dito, hindi na siya i-start. Yung kailangan, pag kumontak na dyan, yan, kukontak talaga siya sa pinaka-tanso. Yan, itong pinaka-contact niya, yan. Yan. Kaya guys, pag minsan pagsira yung mga bushing ng cambio niya o yung pinaka-selector niya, yan, ganyan ang nagiging problema, hindi siya umi-start.
Pag hindi siya tumapat sa park at saka sa neutral, yan, hindi yan i-start. Yan guys, ito naman ang lilihay natin. Wala natin guys. Correct. Sa yung spring yan, hatake natin ng konti. Yan guys, hanggang yan lang guys. Ako na sa lahat. Para itulak nyo itong para itulak nyo yung contact. Yan, bago natin lalagyan ng grasa para hindi siya bumitaw pag sinalpak natin. Tapos ito guys, pupunasan natin. Yan, tapos lagyan natin ang grasa. Yan guys, lagyan natin itong mga goma, kaya lang malutong na. Lagyan din natin ng grasa guys para hindi pumitaw pag sinalpak natin. Yan guys, ganyan lang kasimple mag-repair ng inhibitor switch. Babalik natin ulit. Yan. Lagay natin itong lock. Ganyan na kasimple. And guys, pakita ko na lang mamaya pag tetesingin ko na at ikakabit ko muna to. So yun guys, okay na. Naikabit na natin yung inhibitor switch. And guys, ito guys, naikabit ko na rin yung pinaka-cover para dito sa flexible na tubo para sa kambutso. Ito guys, yung pinaka-safe niya para hindi mainitan yung pinaka-inhibitor switch. So yun guys, tetesting na natin. Rek, labas mo Rek. Guys, testing na natin. Yan, nasa park. Konsuse
start. Yan guys, sumandar na. Yan, patay susi. Yan, lagay natin sa neutral. Start. Yan guys, sumandar sa neutral. Yan guys, papatayin ko. Lagay natin sa drive. Yan. Start natin. Yan guys, ayaw. Yan, ayaw sa drive. Yan. Lagay natin sa park. Start. Yan guys, okay na. Mitsubishi Adventure gasoline automatic transmission. So yun guys, sana may natutunan kayo sa i-share kong bagong video kung paano mag-repair ng inhibitor switch. Maraming salamat.